Mayroong may pagkakapuring programa ang ating pamahalaang panlalawigan na umaalalay sa magulang na nag-iisang nagtataguyod sa kanilang mga anak. Ang programang ito ay patuloy na tumutulong sa ano pamang dahilan, maging nahiwalay sa asawa o na byuda na nag-iisang pumapasan sa responsibilidad sa kanilang mga supling, sa pag-asang ito ang mag-aangat sa estado ng kanilang pamumuhay. Tunghayan po natin. Hirap ng buhay na dinadanas na isang byuda. Talagang halos hindi ko alam kung paano ko uumpisahan yung aming pamumuhay. Wala akong alam na hanap buhay. Kaya isang araw na isipan ko na lang na magpakamatay na nga. Sabi ko, ito na lang siguro yung tanging paraan para wakasan mo lang yung paghihirap namin. Solong itinataguyod ni Ginang Nelly Perez mula sa bayan ng Bustos ang kanyang mga anak, makaraang sumakabilang buhay ang kanyang kabiyak noong 1994. Napakabuti niya ina sa amin. Bilang ina, tumayo rin din siyang bilang ama sa amin lahat na kahit nasa ganung kalagayan na napakarami ng pinagdaanan sa buhay na kahirapan, nagawa niya kaming pag-aralin at igit sa lahat, bigyan ng mabuting buhay. Hindi nagtagal, siya ay napili bilang presidente ng solo parents sa kanilang barangay. Mula dito ay unti-unti niyang naibangon ang kanilang pamumuhay. Ang Solo Parent ay isang programa na tumutulong sa mga solong magulang sa pamamagitan ng pagbibigay ng self-employment assistance na makatutulong sa kanilang kabuhayan, ganun din ang scholarship program na tulong sa pag-aaral ng kanilang mga anak. Una-una yung scholarship program, dalawang anak ko ang naka-avail ng galing sa Kego. Tapos yung Seiya Pay, ano naman yun, yung puhunan, pangkabuhayan. Ang naging ano ko naman, yung pinabili ko ng makina para hanggang sa ngayon, yun yung aking pinagkakitaan. Sa anin kong anak, yung panganay ko, high school graduate lang. Yung pangalawa, high school graduate din. Yung pangatlo, tapos siya ng engineering. Yung pang-apat, tapos siya ng management. Yung pang-lima, tapos siya ng HR. Yung pang-anin, CMAT. Pinapasalamatan ko yung Solo Parent na sila yung naging daan din para magkaroon kami ng scholarship, lalo-lalo na nung nag-aaral kami ng college, lalo-lalo na sa government, sa gobernador po nabigay ng scholarship sa akin para makapagtapos po ako ng pag-aaral. Unang-una talagang napakahalaga na organisasyon ng Solo Parents. Alam niyo ba kung unang-unang natutunan ko sa Solo Parents kung paano ka makipagbili sa ibang tao kasi medyo tahimik akong tao, gusto ko nasa loob lang lagi ako ng bahay. At sa pa sa Solo Parents talagang natutunan ko din yung kung paano mo dalhin yung problema at yung problema ng iba. Dapat pala may pakialam ka din sa problema ng iba. Pag pala nasama ka Solo Parents, malalaman mo yung problema ng iba na apektado ka din kasi alam mo yung pinagdaanan nila. Kamakailan lamang ay naganap ang pagkilala sa mga natatanging Solo Parent na nagsilbing ama at ina sa kanilang mga anak. Bali 16 years na akong mabiyuda, nagpapasalamat ako sa programa ng Solo Parent, lalo-lalo na yung scholar. Kasi yung anak ko, umpisa pala nung high school pala siya, nakapag-aral na siya. Kasi mga binibigay nila mga livelihood, lahat ng mga benefits ng Solo Parents na natanggap ko naman. Ang mabigyan pansin ang mga natatanging Solo Parent na magkaroon ng mga tulong sa ating pamahalaan. At saka para mapakita ng bawat isa na ang solo parent, kahit nag-iisa lang, kaya itaguyod ang kanyang mga anak na makapagtapos ang pag-aaral. Bilang isang solo parent, yung naging matapang ako, matatag, talagang nagsumikap ako para maging maitaguyod ko yung aking mga anak. O, sa mga Bulakenyong solo parent is yung katatagan, sipag, at huwag maawa sa sarili. At para sa taong ito, si Ginang Nelly ang siyang napili bilang natatanging solo parent dahil sa kanyang pagtataguyod sa anim na anak, sa tulong na rin ng programang Solo Parent.
bilang anak, talagang proud na proud kami sa nanay namin. Walang makakapagsabi na makakapsurvive kami dun sa circumstance na yun. Kaya proud na proud kami bilang mga anak niya na tinanghal siya na solo parent ng Bulacan. Malaking tulong po kasi yung solo parents. Nabibigay po yung mga pangangailangan nila. Una po yung mga scholarships. Tsaka bilang pong samahan, nagkakaroon po sila ng palakasan tsaka inspirasyon po sa bawat isa. Kaya naman matapos ang mga uno sa buhay, ay masasabing siya na nga ang natatanging solo parent na dapat lang tularan at ipagmalaki. Ang pagiging isang solo parents, alam ko napakalaki, isang napakalaking responsibilidad. Yung pagiging isang magulang, pagiging tatay at nanay, pero lagi nating tatandaan na ang lahat ng hirap, tsak na ang kapalit niyang ginawa. Ang lahat ng lungkot, lahat may kapalit na ligaya. Yung mga benepisyo na binibigay ng gobyerno sa mga solo parents, dapat pagpasalamatan natin yun dahil isang napakalaking privilege yun. Kung hindi dahil sa kanila, wala ating programang to, yung ating mga scholarship. Sumali din kayo sa ganitong klase ng samahan kasi malaking privilege to para sa ating mga solo parents. Na dahil dito, nagkaroon tayo ng maliwanag na kinabukasan.